mga ka-rider. Welcome po sa aking channel. Salamat po sa inyo sa patuloy niyo pong panonood at pagsuporta sa akin. Magki-cancel po ako ngayon ng aking motor. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. Ito po yung mga gagamitin kong tools. Ayan, number 18 para sa drain plug. Advice ko lang po sa inyo, ang gagamitin po ninyo ay hexagonal para hindi po madaling mabilog yung mga bolt. Ito naman yung oil filter wrench ko. Sarili kong gawa ito. Chain type, heavy duty. Siyempre, kailangan natin ng pansalo. Ayan. Tsaka liha, sandpaper. Mamaya makikita nyo kung saan ko gagamitin to. So, simulan ko na. Ito yung unang step natin. I-dre-drain na. Siyempre, ang pagluwag nyan, counterclockwise. Yung ikot nito ay pakaliwa. Paganyan, oh. Ayan, ganyan. Tingnan natin kung gaano na ito kaitim o gaano na ito kadumi. Bumiyahe na po ito ng mahigit 1,000 kilometers. Yun. Sa lagay niya ngayon ay medyo maitim-itim na din konti. Ang langis nga pala na dati kong ginamit ay motol. So, antayin lang po natin na madrin ito ng maigi. Ang technique ko nga pala dito, bago ko po i-change oil ay nakaparak po ito magdamag, tapos hindi na po siya pinaandar para kinabukasan bago po siya i-drain ay nakababa na yung mga langis dito sa crankcase niya. So ayan mga kabooks, dahil halos wala nang pumapatak, ikakabit na itong drain plug. Siyempre, tingnan nyo din itong washer niya, baka pit-pit na siya o mayroon ng tama. Kakabit na. Oops, sumasablay ah. Ayun oh. Siyempre ang paghigpit niyan clockwise. Yan, pakanan. Ayan. Hihigpitan na para hindi po natin makaligtaan. Baka magkaroon pa ng problema kapag lumuwag ito. Siyempre, tamang higpit lang ito. Yun, okay na. Tatanggalin ko na itong oil filter. Siyempre, gamit itong DIY kong chain type. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Ayan o. Ayan. Siyempre, meron pin yan o. Tapos gagamitan natin ng sliding handle. Ayun o, ganyan yung forma niya. Gawa sa lumang kadena yan ng motor, tapos sirang socket, 1/2 drive. Tapos itutulak. Siyempre counter pa din yan. Yun, mahigpit ang pagkabit nila dito ah. Ayun oh, lumuwag din. Yun. Yan, kaya natin kailangan ng pansalo dahil syempre tatama yan sa exhaust manifold. Ang gagamitin ko nga palang oil filter dito ay 110 yung number sa big filter. Dahil ito yung nakikita natin ginagamit nila. So
Ito na rin ang ikakapit natin, pero syempre, i-double check pa din natin kung talagang akma nga ba ito. So ayan mga kabooks, medyo maiksi itong ikakabit nating 110. Pero para sa akin, importante parehas dito sa thread niya. Dito sa butas. Yan ang mahalaga dyan. Siguraduhin po natin na malinis yung lalapatan ng oil filter. Yan, sa exhaust, isama mo na din yan sa linis. Dahil tumama yung langis dyan pag drain natin. Ay, pagtanggal pala ng oil filter. Oh no! Bago natin ikabit yung bagong oil filter, papahiran natin ng konting langis. Ito. Yan. Lalagyan natin ng konting langis yung o-ring bago ikabit. Kakabit na yung oil filter. Clockwise pa din yan ang ikot. Ito yung purpose ng liha natin mga kabooks at mga ka-rider. Ito yung gagamitin kong panghigpit. Ayan o. Para hindi siya dumulas. Hand tight lang ang gagawin natin dito. Siguro kahit i-pull mo yung lakas mo dito, hindi po ito masisira. Tamang higpit na yon. Sa ganitong katawan natin, tamang-tama lang yan. Yun. Hindi na po natin kailangan gamitan ng oil filter rinse yan. Kamay lang. Kamay lang, tsaka liha. Okay. Ayan mga kabooks, pagkatapos ko pong ikabit yung drain plug tsaka yung oil filter, ito po yung gagamitin kong langis. Ipakikilala ko po sa inyo. Total Hyper 40700 10W40. Ayan. CF Moto recommends. Shout out Total. Shout out B-Serve Trading. Siyempre salamat kay Sir Jonas. Lalong-lalo na dito sa libreng t-shirt tsaka yung Total face mask. Ayos. Ayan mga kabooks, kakargahan ko na po ng bagong langis. Ito, meron nga palang nakasulat dito, oil capacity. Ayan. Filter not removed 2.0. 2 liters to. Filter removed 2.2. Tapos completely dry 2.6. So kakargahan ko na. I-check na lang natin mamaya yung level. Ito nga pala yung level nyo. Yan yung level nya, yung gitna na yan. Kargahan na to. Yan, gagamit tayo ng imbodo. Dito ko masusubukan ngayon yung performance ng Total Hyper. Siyempre, babanggitin ko na lang sa mga susunod na biyahe ko. Siguraduhin po natin na yung mga binibili nating langis ay selyado yan bago natin ikarga, siyempre. Ayan o. Naka-seal yan. Yun o. Yun. Etong Total Hyper 40700 10W40, pwede nyo po itong gamitin hanggang 3000 kilometers. Pero nasa inyo na po yon. Sa akin po kasi ginagawa ko
maximum 1,500 kilometers lang po ako, mag-change oil na ulit. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, syempre, pagdating sa mga langis, mas maaga, mas maganda para mapangalagaan po natin ang mga makina ng mga motor natin o di kaya yung mga sasakyan natin. So, pangalawang litro na po ito. After nito, check po natin yung level para sigurado. Ayan o, naka-stretch yung tayo ng motor ngayon. Bago natin i-check yung level. Kung inyo pong papansinin, medyo mataas yung level niya. Siyempre, dahil hindi pa po ito umandar, wala pa pong laman yung oil filter sa ngayon. Ayan, tatakpan ko muna para paanda rin po ito. Sige, start! Hayaan lang po natin itong aandar ng ilang minuto. Siyempre, double check na din po natin yung oil filter at yung drain plug kung walang leak. Ayan mga kabooks at mga karider, tapos na pong i-change oil si Big Books. Ayan na yung level ng kanyang langis oh. Ang nagamit ko pong langis dito ay 2 litro lang. Tapos yung oil filter niya, Big 110. So, bago matapos itong aking video, shoutout muna sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Sa Batang Whitehood at sa Pasay Lowriders 1300. Salamat po sa inyong suporta. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share and comment. Subscribe to my channel. At pakipindot na din po ang maliit at mahiwagang kampana para ma-update po kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Thank you.